Ayan, magandang araw mga kabugis, mga plantitos, plantitas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, welcome sa ating YouTube channel. Ang gagawin po natin ngayon mga kabugis ay magugulip tayo dun sa mga grafted natin na hindi nabuhay lahat o hindi perfect yung pagkakagawa. So kailangan natin dagdagan yung mga ibang kulay at yung may mga sanga na siyang nabuhay. So yun ang dudugtungan natin. Dalawang paraan yung pagdudugtong natin, yung sa common graft na yung usbong ang gamit natin, at sa yung sa top graft, yung ugat naman yung dudugtungan natin o yung uhulipan natin. Ayan, panoorin natin mga kabugis. Ay, panoorin nyo pala mga kabugis. Ito mga kabugis, yung ano natin, yung green up natin nung nakaraan, kung mapapansin nyo ay may isang buhay. So dahil gusto pa natin lagyan ng ibang kulay, ayan, ito yung tinatawag kong paghuhulip. Uhulipan natin, ito lalagyan natin. Mapapansin nyo, mura pa yung sanga. So ito, papakita ko sa inyo kung alin naman yung pwedeng ilagay dito. Yung usbong din naman yung ilalagay natin dyan. So bali dalawa na yung pwedeng lagyan, ito. Ayan. Ang nakagrap dito mga kabugis ay 21 jewel na pitch. 21 jewel variegated na pitch. Ayan. Tapos ito naman mga kabugis yung isa. Ito dahil dadalawa ang nabuhay dito. Pero marami tayong linagay dito nun. Pero namatay yung iba. So dadalawa yung nabuhay. Ngayon ang gagawin natin dito, huhulipan natin sa magkaibang paraan ng pag-graft. Ayan. Ito po ay ang tawag ko dito sa paghuhulip dito ay common graft. Samantala naman po dito ay ito yung tinatawag kong top graft. Ano, nasa ibabaw po yung pagkakagraft. Ayan. Magkaibang klase po ng pagkagraft tsaka magkaibang sayon po yung ilalagay natin dyan. Ito dito yung hard na sayon kasi yan po yung advisable dyan. Tapos ito naman yung mura o yung usbong. Ayan. Ayan mga kabugis, ito na yung gagraft natin, yung uhulipan natin. Una natin gagawin, okay na tayo dun sa tatlong lugtong sa ganito. Poproning muna natin, alisin muna natin yung mga ibang sanga na hindi kailangan. Ayan. Gaya po nito. Ayan. Ito yung gagraft natin. Dahil nakakasagabal po ito, pwede nyo nang tanggalin kung may kung gusto nyo pong tanggalin. Ang kailangan lang dito mga kabugis, gaya ng mga nasasabi ko dun sa mga una nating video, kailangan lang medyo maingat dun sa pag-graft sa ganito. And then, ito po yung lalagay natin, yung usbong. Ito yung murang sayon. Ito yung advisable na ilagay dito dahil mura din siya. Ayan. Mura din itong sanga at mura din yung sayon. Yan po yung magandang combine para sure na mabuhay po. Ayan, alisin lang yung dahon. Ayan. Ingat lang po dahil baka masira yung pinaka-nodes dun sa mga tinik na yan. Dun po nag-uusbong yan. Then alisin na po natin yung halbos. Dahil po ang linagay po natin kasi dito yung 21 jewel din na variegated. Ayan makikita nyo mga kabugis. 21 jewel na variegated to. Pero peach po yung kulay ng bulaklak. Ito namang ilalagay natin, 21 jewel din siya na variegated, pero red po. Red po yung kulay. Ito yung tinatawag na curly. Kasi yung dahon nito ay nagkocurl. Ayan. Ayan po, dahil ito mga kabugis, malaki. Mas malaki kaysa dito. Kailangan natin dito, pagtikitin yung kabilang side. Yung kabilang side po maganda pero yung kabila medyo sobra,
So hayaan nyo na basta yung kabilang side magkadikit. Yan po yung importante. Ayan, kuha lang tayo ng ito, kapiraso lang. Tapos baba natin po natin. O, baba natin o atakin. Ayan po. Ayan. Tsaka ano ko sa inyo mga kabugis, may papayo ko. Pag nag-grab kayo ng ganito, kailangan kahit mga isang minuto ay mailagay nyo agad o maitali nyo agad. Huwag nyo hayaang matagalan ng gusto. Dahil minsan doon siya namamatay. Kailangan medyo bilis-bilisan. Ayan po. Ganyan lang yung pag-uulit mga kabugis. Ito meron ding isa. Ayan, pwede na pa natin lagyan tong isa na to. Ayan. Maliit din siya, payat pa, pero nasa magandang gulang naman na siya. Ayan. So ang ilalagay natin, ito rin, yung usbong din, dahil mas maganda kung usbong ilalagay natin dyan dahil malambot pa ngayong sanga. Ganun lang din po, alisin ng dahon. Ingatan lang masira yung mga pag-uusbungan ulit. Yan. Ito naman po ay dilaw, yung kulay ng bulaklak. So tatlong kulay na yung nakabit natin dito. Ayan po. Tapos po pagka ano, may mga tutubo dyan sa mga bago nyong graft, alisin nyo po para mabuhay, para tuloy-tuloy po yung buhay nila. Para hindi mantala. Kasi pagka may tumutubo po dyan na ibang sanga, na original pala na sanga ay tumubo, maaari po siyang maapektuhan yung paglaki at hindi tuloy-tuloy at hindi ganun kabilis yung pagtubo. Ayan mga kabugis, tapos na yung common graft na paghuhulip sa ating mga bougainvillea. Ayan mga kabugis, ito naman yung igagraft natin o yung huhulipan natin. Ayan, yung ugat ito mga kabugis. Ayan, ugat ng bougainvillea. Ayan, hindi nabuhay lahat yung linagin natin. Ang alam ko linagin natin dito ay 6 na sanga o 6 na sayon, pero 2 lang yung nabuhay. Ayan. Yung strawberry orange saka strawberry red saka sunset orange. Ayan po. Pero ngayon ang gagawin natin, huhulipan natin, lalagyan natin siya ng ibang sanga, ng ibang sayon. Ayan po. Ang ilalagay naman natin dito mga kabugis, hindi kagaya ng isa, mura yung linagay natin. Dito naman natin ang ilalagay naman natin dito ay yung mga hard science na. Hard science. Ayan po. Magulang na ito. Magulang po siya. Ayan. Ito naman po ay Hawaii white. Ayan. Ang ilalagay natin dito. Ito, na, ito naman po ay top graft kung tawagin ko. Dahil dito ko linalagay sa ibabaw ng ano. And then po, dahil ito ay magulang na na sayon, dinalagay ko po muna dito sa ano, sa aloe vera. Kasi may nakakatulong po yan. Hindi niyan ilalagay, ihuhulip natin. Para sa ganun ay makuha natin yung
limang kulay na gusto natin. Lima o anim. Ayan mga kabukis. Ayan, gagawa pa tayo ng iba para diretso-diretso na. Dalawa. Hanap tayo ng pwestong maganda-ganda. Dito. Bali, tatlong kulay ang ilalagay pa natin dito para maging limang kulay siya. Ayan, ito yung isa mga kabugis, yung ilalagay natin, yung Hawaii Violet. Hawaii White, Hawaii Violet yung ilalagay natin. Ayan din, lalagay ulit natin dito. Ayusin na muna natin yan. Ito po ay Tiger Pink. Ito po. Ayan. Puro hard cutting, hard cyan na po yung lalagyan natin. Dahil mas maganda, mas mainam po pag dyan po natin ginagay ito. Hindi ko po rinirekomenda po sa inyo na maglagay ng mga malalambot na sayon dito o yung mura. Dahil nasubukan ko na po, mas maraming namamatay kaysa tumutuloy. Yeah. Pero pagka ganito, medyo mas malaki yung chance na mabuhay po sila. Lalagay na natin. Ayan po, basta po yung... Huwag niyo pong igigitna ng gusto yung lalagay niyo lang po dito sa ano para pumantay dun sa balat para mas maganda yung ano pagkabuhay nila. Ayan po. Kasi yung iba ang naiisip nila pag nakita nilang ganyan na dalawang kulay na bali yung ibang na ilagay dyan, ay akala nila hindi na pwedeng ulitin. Pwede pong ulitin yan. Ayan. Ito. Ayan po, medyo alalay muna sa una, then paigpit ng paigpit. Para sa ganun ay kumapit yung ating sayon. Ayun, lalak nyo na po siya pag ganito na yung nalagyan nyo na. Ito, ganito na siya para mailak, mahigpitan ng ayos. Ayan mga kabugis, maganda na yung pagkakalagay natin, hindi na gumagalaw. Gagawin naman natin dito, lalagyan na lang natin ng plastic. Isin ko muna yung ibang dahon ito. Yun lang pong dinagay niyong sayon, yung lalagyan niyo po ng plastic. Huwag niyo na pong lagyan yung mga buhay dahil baka mamatay po. And then, sa lilim na lang po muna ninyo ilagay ito. Ayan mga kabugis, maayos na. Ayan yung sinasabi kong paghuhulip.
ayan, ng mga grafted na bougainvillea. Ayan po. Yung isa, yung una nating ginawa ay yung common graft. Yung usbong ang gamit natin, mas advisable po na gamitan niya ng usbong yon kaysa dito. Ito naman, mas maganda kung matigas na yung sayon na ilalagay nyo para mas malaki yung chance na mabuhay. Ayan po. Okay. Ayan mga kabugis, maraming salamat sa inyong lahat. Kung may natutunan po kayo sa ating video, paki-like naman, paki-subscribe naman yung ating channel. Ayan, at maraming salamat po sa inyong lahat.